Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Dambuhalang Singkamas. Noong unang panahon, may mag-asawang matanda na nakatira sa isang lumang bahay, pinangalan ng Manor of Chief. Tulad ng pangalan nito, pagmamay-ari ni Mr. Chief ang bahay. At ito si Mr. Chief. Matandang magagalitin si Mr. Chief. Kung itatanong niyo bakit lagi siyang galit, kasi... Takbo, manok! Takbo! Hi! Ano ba yan? Walang nagsabi sa'yo na umupo ka dito sa tambak ng Dayami. Kumusta? Pwede ba? Umakyat ako rito dahil gusto ko mag-concentrate sa libro ko. At malinaw na hindi mo nagagawa ng tama at maayos ang pag-concentrating. Hindi ba tama? Concentrating kasi yon, hindi concentrating! Oh, naku, boss! Natutulog ang baby ko! Bitiwan mo nga yung dagang nasa kamay mo. Joey ang pangalan niya. Ano bang inireklamo mo sa amin dyan? Sa malakas mong boses, bingi pa rin naman ang daga mo na yan. Totoo, sa lakas ng boses mo at sa buong araw na paglalaro ni Ginoong Chief ng darts, walang pagkakataon na maririnig pa kami ni Joey. Alam mo naman na hindi tayo gusto ni Ginoong Chief. Kaya naman inilalabas niya ang lahat ng galit niya sa kawawang dartboard na yun. Mga bata, hindi yan totoo. Magandang umaga po, Mrs. Chief. Medyo stricto nga ang inyong Mr. Chief. Oo, pero meron siyang malaki at malambot na puso. Oo nga po, pero sa panlabas napakaganda na hindi namin gustong makita kung ano ang nasa loob. Tama na. Halika kayo. Mag-almusal na tayo. Pwede po bang? Oh! Patawad po, Mrs. Chief. Gusto ko lang naman pong itanong kung pwede po bang isama si Joey sa almusal. Ay, ayos lang naman, anak. Hindi pa masyadong nasanay ang tenga ko sa malambing mong boses. Oo naman, pwede mo siyang isama. Bawat isang miyembro ng pamilya ay mahalaga. Mahal ni Piggy si Mrs. Chief. Malaki ang pinagkaiba ng mag-asawa. Gusto palagi ni Mr. Chief na mapag-isa at iniisip na magagawa niya ang lahat ng mag-isa. Hindi rin siya humihingi ng tulong sa kahit sino at hindi rin siya nag-aalok na tumulong. Nagtataka si Piggy kung bakit ayaw na ayaw ni Mr. Chief sa mga bata. Ang totoo niyan, hindi talaga ayaw ni Mr. Chief sa mga bata. Ayaw lang niya na may mga tao sa paligid. Kasi ganito, si Canary, si Ducky, si Piggy, si Whiskerson at si Bear, inampon lang silang lahat at tinanggap ni Mrs. Chief. Ngunit gustong-gusto ni Mr. Chief ang mapag-isa. Kapag tinutulan, sasabihin niya, "Tantanan niyo nga ako. Hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng tulong, pwede ba? Mga mahihinang nilalang lang. Palaging nangunguna sa kahit na sino ang malalakas na taong tulad ko. Sa pananatiling mag-isa at nagtatrabaho ng mag-isa para sa sarili." Mali ka riyan. At bahalang araw, malalaman mo na may mahalagang lugar at papel ang lahat ng tao. Walang sino man ang mabubuhay ng mag-isa. Kailangan natin ang isang tao sa ating tabi. At dahil hindi pa sapat na may mga bata, si Mrs. Chief ay may 6 na manok, 2 aso, 3 pusa at 4 na baka. At sa kalungkutan ni Mr. Chief, nakatira silang sama-sama sa isang bubong ng Manor of Chief. Kay naman naman oh. Ginoo, tulungan ko na po kayo. Natutulungin na ka. Kailangan mo ba ng isang kapalit? Wala akong maibibigay sa'yo, bata. Nako, siyempre hindi, Ginoo. Bakit po ko ihingi ng kapalit para tumulong magpulot ng bote? Napakaliit lang po na gawain yun. Lahat ng libre ay may kapalit. Sigurado akong ihingi ka lang ng isang kapalit. Pero ganito yon, hindi ako obligado sa'yo o sa sino man dahil hindi ako tumatanggap ng tulong mula kanino man. Sige na, umalis ka na. Pero... Ang sabi ko, gumora ka na!
kailan niya may isa niya ako ng ganun. Wala kang jacket. Walang kaalam-alam si Mr. Chief sa mangyayari. Kaya doon mismo sa taniman, may nagpanggap na isang mais. At yun ay si Bruni, ang hari ng sakahan! Isang diwata si Bruni na tumutulong sa mga magsasaka sa mga taniman nila. Di gaya ng ibang mga diwata, tahimik lang si Bruni at ayaw niyang tinitingnan o pinapanood siya. At dahil matanda na siya at ilang siglo na ring nakatira dito sa mundo, naiinis siya sa klase ng pag-uugali na mayroon si Mr. Chief. Ang lakas naman ng loob niyang sabihan ng gano'n ng bata. Mali na naman kung sino sa kanilang isip bata. Akala niya na hindi kailangan ng kahit sino ang tulong. Pwes makikita niya. Mukhang maganda ang pwesto ito. Hikore, dekore, bom! Aba, sabaw! Naku nga pala, kailangan na nating aniin ang mga singkabas bukas para hindi sila mahinog ng sobra. Tama ka. Munti ko nang makalimutan. Buti na lang, palagi mong naaalala mga ganitong bagay. Paano na lang ang bahay na ito kung wala ka? Alam ko yan. Kaya kong patapuhin ang buong bahay ng mag-isa. Nang sumunod na araw, gaya ng napagkasunduan, umalis si Mr. Chief para anihin ang mga singkamas. Isa lang itong normal na araw para sa kahit sinong normal na magsasaka. Tinitingnan ni Mr. Chief ang mahabang linya ng singkamas sa kanyang taniman at natuwa siya sa sarili. Sinimulan niyang anihin at hilahin ang mga ito. At pop! 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 Naani silang lahat. Natuwa si Mr. Chief sa kanyang naani. At sa wakas, narating niya ang ikapitong singkamas sa linya. Hinila niya ng hinila ng hinila ng hinila. Ang kulit naman ang singkamas na ito. Ginamit niya ang kanyang dalawang kamay para hilahin ang singkamas. Bakit? Ayaw mong mahila. Bumalik si Mr. Chief sa bahay na mukhang problemado. Hindi siya makapaniwala sa gagawin niya ngayon. Ano? Mahal ko, seryoso ka ba? Kailangan mo talaga ng tulong? Ang ibig ko sabihin eh, iba kasi yung isang ito eh. Kailangan anihin itong makulit na singkamas. Inilagay ni Mrs. Chief ang kanyang mga kamay palibot kay Mr. Chief at hinawakan siya na mahigpit. Aanihin nila ngayon ang singkamas ng magkasama. Anda na! Isa! Dalawa! Tatlo! Ito! Ang singkamas! Ibinigay nila Mr. and Mrs. Chief ang kanilang buong lakas at hinila nila ng napakalakas ang singkamas. Pero naubusan sila ng hininga at nagsimulang mamuo ang pawis sa mga noo nila. Ang hirap naman gawin ito nang tayo lang. Sandali, hihingi ako ng tulong. Sandali! Pipigilan mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Kailangan natin ng tulong para maani ito, okay? Hindi mo magagawa na mag-isa ang lahat at... Ang sinasabi ko lang, hingin mo ang lahat ng tulong na makakaya mo. May pakiramdam akong kailangan ng singkamas na ito ng lahat ng lakas na mayroon tayo. Natuwa naman si Mrs. Chief nang marinig niya yun. Nakakatuwa naman na ang isang bagay na kasing liit ng singkamas ang makakapagturo sa asawa ko ng mahalagang leksyon. Dinala ni Mrs. Chief sila Piggy, Ducky, Canary, Whiskerson at Bear para tumulong na bunutin ang singkamas. Kahit nagulat sila nang ipatawag sila ni Mr. Chief para tumulong, alam nilang kailangan nila na mapahanga siya. Talaga bang hihingi siya ng tulong sa amin, Mrs. Chief? Oo naman, mahal. Sa wakas nakikita na rin niya na hindi niya kaya ang mundo ng mag-isa. Ano bang pinag-uusapan niyo? Tara na! Teka lang, paano naman si Joey? Wala siyang silbi. Ibaba mo na lang siya at sumunod ka. Kailangan natin ang lakas ng lahat. Inilagay ni Canary si Joey sa isang bato at sumama na sa pila para tulungan si Mr. Chief. Si Mr. Chief, Mrs. Chief, Ducky, Piggy, Whiskerson, Bear at sa huli, si Canary, ang lahat ng bata ay nakatayo sa linya, hawak ang isa't isa. At sabay-sabay nilang kinila ng buong lakas ang singkamas. Pero walang nangyayari. Sige. Tigilan na natin to. Puputulin ko na lang ang bagay na ito. Naku, mahal. Sandali. Huwag mong gawin yan. Bakit hindi? Wala naman nangyayari sa mga ginagawa natin. Hindi natin mabubunot ang singkamas. Puputulin ko na lang ito.
Di ba ikaw na rin ang nagsabi na kailangan natin ng lakas ng lahat? Kasi hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na tulungan tayo ni Joey. Si Joey? Aray, isa lang siyang taga. Ano bang kayang gawin ng bubwit na yan na hindi natin kaya? Kung nag-iisa siya, maaring wala siyang magagawa. Pero kung kasama natin siya, malay mo. Mabilis na inihagis ni Mrs. Chief ang piraso ng keso sa bibig ni Joey at ipinuesto siya sa dulo ng lubid. Bilang isang matalinong daga, umapit si Joey sa lubid gamit ang kanyang ngipin at naghintay na lang ng hudyat. Ang mga chiefs, mga bata at pati na rin ang daga ay nagsimulang hilahin at hilahin ng malakas ang singkamas. At sa wakas, lumabas ang singkamas sa lupa. Nagulat ang lahat sa nakita nilang napakalaking singkamas! Yay! Nagawa natin! Magkasama! At sa gitna ng kanilang kasiyahan, nangyari ang hindi inaasahan. Biglang napangiti si Mr. Chief! Masaya siyang nakitang sumasayaw ang lahat sa unang pagkakataon. Ngiti ba yung nakikita ko ngayon, mahal? Natutunan ko na rin ang pinakamahalagang leksyon sa buhay ko, mahal. Importante ang bawat isa at may mga papel tayong dapat ginagampanan. Magkakasamang magtutulungan at magkakasamang magwawagi. Nang gabing iyon, ang lahat ng nasa manor ng chief ay nakatikim ng sabaw na may singkamas. At nabusog silang lahat. Masaya sila at nasiyahan. Ang mahigpit at di kanais-nais na bahay ng manor ng chief ay isa na ngayong masaya at kaaya-ayang manor ng Miss Chief.